magandang araw, mga bata! Sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Muli, ako po si Teacher Mark ang makakasama ninyo sa paglalakbay sa ating talakayan ngayong umaga. Pero bago ang lahat, inaanyayahan ko muna kayong tumayo para sa ating panalangin. Shane, pangunahan mo ang panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Dakilang Ama, maraming salamat sa umaga na inyong ibinigay sa amin. Maraming salamat sa mga biyayang aming natanggap ngayong araw. Sana marami kaming matutunan sa aming talakayan ngayong araw. Ito ang aming pinapanalangin sa pangalan ng aming Ama na si Hesus Kristo. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli, magandang araw mga bata! Kumusta na kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan at alam kong kompleto tayo ngayon. Bago kayo uupo, ay may inihanda akong energizer para sa ating lahat. Mariel, pangunahan mo ang energizer. Mga bata, alam niyo ba ang kantang May Sampung Palaka? Okay, magaling! Alam niyo pala ang kantang May Sampung Palaka at ito ang ating pampamukaw sigla sa umagang ito. Okay, pagbilang ng tatlo ay magsisimula na tayo. In 1, 2, 3, go! May sampung palaka, lumalangoy sila, pataas, pababa, at umikot-ikot pa. Ang sabi ni nanay, matulog na kayo, ang sagot, ayaw ko, may sampung palaka, lumalangoy sila, pataas, pababa at umikot-ikot pa. Ang sabi ni nanay, kumain na kayo. Ang sagot, gusto ko, gusto ko. Faster! 1, 2, 3! May sampung palaka, lumalangoy sila, pataas, pababa, at umikot-ikot pa. Ang sabi ni nanay, matulog na kayo. Ang sagot, ayaw ko. May sampung palaka, lumalangoy sila, pataas, pababa, at umikot-ikot pa. Ang sabi ni nanay, kumain na kayo. Ang sagot, gusto ko, gusto ko. Okay, magaling! Napakahusay talaga ninyong sumayaw mga bata. Bago kayo uupo, ay pulutin muna natin ang mga basura sa gilid at ilalim ng ating upuan. Okay, umayos na ang lahat. Sinong lumiban sa atin ngayon mga bata? Okay, walang lumiban sa araw na ito. Ako'y nasisiyahan at kumpleto tayong lahat ngayon. Bigyan natin ng masigabong palakpakan dahil kumpleto ang lahat at walang lumiban. Okay, umayos na ang lahat. Bago tayo simula sa ating talakayan ngayong umaga, basahin muna natin ang ating dapat tandaan sa loob ng ating classroom. Basahin natin ang sabay-sabay. Dapat tandaan. Una, maging magalang sa lahat ng oras. Pangalawa, makinig kung may nagsasalita. Pangatlo, itaas ang kamay kung gustong sumagot. At panghuli, maging aktibo sa pagsali sa mga itinakdang gawain. Maliwanag na ba ito sa inyo mga bata? Okay, maraming salamat at maliwanag na ang itong dapat tandaan sa ating lahat. So, bago tayo magsisimula sa ating talakayan ngayon ay ipapakita ko muna sa iyo, sa inyo ang ating layunin sa ating talakayan ngayon. So, ito ang ating mga layunin sa ating talakayan sa umagang ito. Basahin natin ang sabay-sabay mga bata. Ang una nating layunin, nakatutukoy ng mga paraan sa pagsulat ng tanong at talata. Nakabubuo ng mga tanong batay sa napakinggang teksto.
nakasusulat ng mga talata na may wastong baybay, bantas, at gumagamit ng malaki at maliit na letra upang maipahayag ang mga ideya, damdamin, reaksyon sa isang paksa o isyo at napapahalagahan ang pagkasunod ng pamantayan sa pagsulat ng talata. So, mga bata, ito ang ating layunin para sa ating talakayan ngayong umaga. Bago natin formal na sisimulan ang ating talakayan ngayong umaga, may ipapabasa muna ako sa inyong talata at suriing mabuti ang aking ibibigay talata sa inyo. Naintindihan nyo ba, mga bata? Okay! Narito ang talata ng aking ibibigay sa inyo at basahin mabuti at suriin. Mga bata, basahin natin ang sabay-sabay ang talata. Noong nakaraang bakasyon, umuwi si Lino kasama ang kanyang buong pamilya sa kanilang probinsya sa Negros Oriental. Nakita niya ang kanyang mga kamag-anak doon. Una nilang pinuntahan ang bahay ng kanyang lolo't lola na makikita sa dulong bahagi ng bundok malapit sa ilog. Natuwa si Lino dahil naranasan niyang muli ang iba't ibang gawain na hindi niya naranasan sa kanilang lugar tulad ng pagligo sa ilog, pamimitas ng sariwang gulay, matatamis na prutas at iba pa. Okay mga bata, maraming salamat sa inyong pagbasa. Mga bata, ano ang inyong napansin sa binasang teksto? Ano ang ginamit sa pagsulat sa unang titik? Yes, John? Okay, magaling! Ang ginamit sa unang titik, unang salita ay malaking titik. So, Claire, ano kaya ang mga bantas ng ginamit dito sa talata? Magaling! Ang ginamit na bantas sa pagsulat sa talata ay mga kuwit, tuldok, at kama. Or kuwit at tuldok. Okay. Mga bata, alam nyo ba ang pagsulat ng mga talata or paggawa ng mga tanong? May ideya ba kayo kung ano ang gagawin at ano ang mga alituntunin sa pagsulat nito? Okay, kung wala, alam kong wala pa tayong mga alam sa mga alituntunin sa pagsulat ng talata at sa paggawa ng mga tanong. Kaya ngayong umaga, ating tatalakayin ang pagbuo ng mga tanong at pagsulat ng mga talata. Handa na ba ang lahat? Okay, kung handa na ang lahat, atin ang sisimulan ang ating leksyon sa umagang ito. So, basahin natin ng sabay-sabay ang nakasulat sa pisara. Pagbuo ng mga tanong sa napakinggang teksto at pagsulat ng talata. Sa pagtatanong mula sa napakinggang teksto, maaaring gumamit ng mga angkop na salita sa pagsisimula ng tanong tulad ng sino at kanino ay ginagamit para sa tao. Ano para sa hayop? Bagay, katangian, pangyayari o ideya? Kailan para sa pitsa? Oras o panahon? Saan para sa lugar? Ilan naman para sa dami o bilang at bakit para sa dahilan? So mga bata, batay sa binasa ninyong mga pangungusap, ano kaya ang ating gagamitin kung bumubuo tayo ng mga tanong na ito ay tumutukoy sa mga tao? Yes, Jabe? Okay, magaling! Ang ating gagamitin na panimulang salita kung ang ating tanong ay tumutukoy sa mga tao ay sino at kanino.
ano naman ang ating gagamiting panimulang salita kung ang ating tanong ay tinutukoy ang mga hayop, bagay, katangian, pangyayari, ideya, o kailan? Yes, Nika? Okay, napakagaling, Nika. Ang ating gagamitin na panimulang salita kung tayo ay gumagawa ng mga tanong na tumutukoy sa mga tao, bagay, katangian, pangyayari, o ideya ay ano? Ano ang ating gagamitin panimulang salita? Okay, ano naman ang ating gagamitin panimulang salita kung tayo, ang ating mga tanong ay tumutukoy sa pizza, oras, o panahon? Yes, John? Okay, magaling, John. Ang ating gagamitin panimulang salita kung gumagawa tayo ng tanong, tinutukoy dito ang mga pizza, oras, at panahon ay mga bata, kung ang tinutukoy nating panimulang tanong kung ito ay tumutukoy sa petsa, oras, o panahon, ang ating gagamitin ay kailan. Dahil ito ay sumisimbolo sa pagtatanong ng mga petsa, oras, at panahon. Naintindihan nyo ba, mga bata? Okay, napakagaling talaga ninyong lahat. So, ano naman ang ating gagamitin kung ang ating tanong ay tumutukoy sa lugar? Yes, Gwyneth? Okay, napakagaling talaga ni Gwyneth. Ang ating gagamitin sa pag-construct ng mga tanong kung tinutukoy natin dito ay lugar, gumagamit tayo ng saan. Saan ay sumisimbolo kung nagtatanong tayo sa mga lugar. Mga bata, ano naman ang ating gagamitin kung ang ating tanong ay tinutukoy or ang mga dami o bilang ng mga hayop, pwedeng hayop, tao? Yes, Junel? Okay, magaling si Junel. Napakahusay. Ang ating gagamiting panimulang salita kung tayo ay nagtatanong ng mga dami or bilang ay gumagamit tayo ng panimulang salita na ilan. Naintindihan nyo ba, mga bata? Okay, napakahusay ang lahat. Ano naman ang ating gagamitin panimulang salita kung ang tinutukoy sa ating tanong ay dahilan? Yes, Eva? Okay, magaling. Napakahusay, Eva. Ang ating gagamitin panimulang salita kung nagtatanong tayo sa mga dahilan ay bakit. Ang bakit ay sumisimbolo sa mga tanong kung tayo ay nagtatanong ng mga bagay na kung ano ang mga dahilan. Naintindihan nyo ba, mga bata? Okay, maraming salamat at alam kong naintindihan nyo ang pagbuo ng mga tanong. Okay, sa puntong ito, may ipapakita ako sa inyong mga halimbawa at ito ang mga halimbawa. Mga halimbawang katanungan. Una, sino ang nagbakasyon sa probinsya? Pangalawa, kanino sila unang pumunta pagdating nila sa probinsya? Pangatlo, ano ang kanilang ginawa doon? Pangapat, kailan kaya sila umuwi pabalik sa kanilang lugar? Panglima, saan makikita ang bahay ng kanilang lolo't lola? Panganim, ilan ang pumunta sa probinsya? Pangpito, bakit gusto nilang magbakasyon sa probinsya? Mga bata, sa unang tanong, ano kaya ang tinutukoy dito? Yes, Jamboy? Okay, sa unang tanong, ang tinutukoy dito ay tao. Jamboy, bakit mo nasabing tao ang tinutukoy dito sa unang tanong? Okay, magaling, napakahusay, Jamboy. Dahil sa pangungusap or
Bahil sa word na sino, ang tinutukoy dito ay tao. Sa pangalawang pangungusap, kanino sila unang pumunta pagdating nila sa probinsya? Yes, John? Okay. Ano kaya ang tinutukoy dito? Okay, napakagaling, John. Ang tinutukoy dito ay tao sapagkat dahil ginamit dito ang salitang kanino. Ang kanino at sino ay tumutukoy sa tao. Sa pangatlo, ano kaya ang kanilang ginawa doon? Yes, Angel? Okay, napakagaling! Ang tinutukoy dito sa pangatlong tanong ay pwedeng mga bagay, hayop, pangyayari, pwedeng mga ideya at katangian. Sa pangapat, ano kaya ang tinutukoy dito? Kailan kaya sila umuwi pabalik sa kanilang lugar? Yes, Robert! Okay. Ang tinutukoy sa pang-apat na tanong ay pwedeng pizza at oras or panahon. Dahil sa salitang kailan, makikita natin dito na ang tinutukoy dito ay pwedeng oras, pizza at panahon. Sa panglimang tanong, ano kaya ang tinutukoy dito? Yes, Rian? Saan makikita ang bahay ng kanyang lolo't lola? Okay, napakagaling! Ang tinutukoy dito ay lugar sapagkat sa salitang saan, ito ay sumisimbolo. Kung tayo ay nagtatanong, ito ay sumisimbolo sa kung kailan, saan, mga lugar at mga lugar. Yes! Number 6, ilan ang pumunta sa probinsya? Ano ang tinutukoy dito? Yes, Maki? Yes, napakahusay, Maki. Ang tinutukoy dito ay dami or bilang sapagkat ang unang panimulang salita na ginamit ay ilan. Ilan sumisimbolo sa dami at bilang. Sa pangpitong tanong, bakit gusto nilang magbakasyon sa probinsya? Ano kaya ang tinutukoy dito? Yes, Russell? Okay, napakahusay, Russell. Halatang-halatang nakikinig ka talaga kanina. Ang tinutukoy sa pangpitong tanong ay dahilan sapagkat ang panimulang salita ay gumagamit sa bakit. Ang bakit ay sumisimbolo sa mga dahilan, mga patanong na tumutukoy sa mga dahilan. Okay, naintindihan nyo ba ang lahat, mga bata? Ito? Okay, alam kong naintindihan ninyong lahat. At sa puntong ito ay dapat nating tandaan. Sa pakikinig, dapat makinig ng mabuti upang makabuo ng mga tanong tungkol sa napakinggang teksto at kwento. So, sa ating pakikinig, dapat tayong makinig ng mabuti, mga bata, para makagawa tayo ng mga mabisa at mga makukulay na mga tanong na sa ating napakinggang teksto or kwento. Sa puntong ito, dadako naman tayo sa talata. Okay. Basahin natin lahat, mga bata. Talata. Ang talata ay lipon o grupo ng mga pangusap na panulad na bumubuos at nagpapahayag ng isang kaisipan. Ang bawat pangungusap ay kailangang magkakaugnay tungkol sa pangunahing kaisipan. May tanong ako sa inyo, mga bata. Ano kaya ang talata sa Ingles? Yes, Rian? Okay, napakahusay, Rian. Ang talata sa Ingles ay pangungusap. Ang talata ay grupo o lipo ng mga salita na bumubuo sa pangungusap at nagpapahayag ng isang kaisipan.
So, sa puntong ito, ipapakita ko sa inyo mga bata ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng talata. Okay. Ito ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng talata. Basahin natin ng sabay-sabay mga bata. Una, may pasok o indention sa pasimula sa isang pulgada mula sa palugit or margin ang salita sa unang pangungusap. Pangalawa, gamitin ang malaking titik sa simula ng mahalagang salita sa pamagat simula ng bawat pangungusap, simula ng pangungusap, pangalan ng pantangi at pagsulat ng pamagat. Sa pagsulat ng talata, dapat nating isaalang-alang mga bata ang wastong indention sa pagsulat ng talata at ang ating gagamitin na salita kung ito ay tumutukoy sa mga pangalan ay dapat ito ay nagsisimula sa malaking titik. Ito lamang ang mga halimbawa ng mga pamagat or mga simula ng pangalang pantangi. Halimbawa ng pangalang pantangi, Jenny, Lisa, SM Mall of Asia, Barangay Balugo, Valencia. So, ang pangatlong dapat nating tandaan sa pagsulat ng talata ay isulat ang wastong baybay ng mga salita at bantas. Mga bata, sa pagsulat ng talata, dapat rin nating isaalang-alang ang wastong bantas at mga wastong baybay ng mga salita at dahil dito, magkakaroon ng makabuluhan ang ating paggawa ng mga talata dahil ang ating mga pangungusap ay naisulat sa wastong baybay ng mga salita at bantas. Basahin natin ng sabay-sabay mga bata. Wastong paggamit ng mga bantas. Una is toldok. Toldok ginagamit bilang panapos na paturol o pasalaysay, pakiusap at pautos na pangungusap. Ang toldok ay ginagamit natin sa pagsusulat ng pangungusap sa mga pasalaysay, pakiusap, pautos na pangungusap. At syempre, sa pagtatapos ng ating pangungusap, gumagamit tayo ng toldok. Naintindihan ba mga bata? Okay, napakagaling. Pangalawa, tandang pananong or sa English, question mark. Ginagamit itong panapos sa mga pangungusap na patanong. So, tandang pananong, simpleng definition mga bata, ginagamit ito kung tayo ay nagtatanong. Pangatlo, tandang padamdam. Pangungusap na padamdam o ekspresyong padamdamin. So, ang tandang padamdam, ginagamit natin ito mga bata sa pagsulat ng mga pangungusap kung ito ay sa ekspresyon ng ating padamdamin. Halimbawa, kung tayo ay masaya, sabi natin, yehey! Yehey! Okay, ganun. Kung tayo naman ay malungkot, sabi nung, malungkot talaga ako ngayon. So, ganyan talaga mga bata ang ating tandang pandamdam na ginagamit. So, ang simbolo dito ay ganito, parang straight line at may toldok sa ilalim. So, ang panghuli ay kuwit. Kuwit o kama. Ginagamit bilang pagitan ng pitsa ng buwan at taon, pangalan ng kalye at lungsod, magkakasunod na parirala at iba pa. So, simple lang. Dapat nating isaalang-alang mga bata ang wastong paggamit ng kuwit sa pangungusap para hindi sa pangungusap ito ay parang nagsiseparate sa mga pangungusap sa pagitan ng pitsabuan at taon, pangalan ng kalye at lungsod, magkakasunod na parila at iba pa. Naintindihan nyo ba ang mga wastong paggamit ng bantas mga bata? Okay! Magaling, napakahusay talaga ninyong lahat. So, ang panghuling dapat nating tandaan sa pagsulat ng salita ay
isulat ang wastong pagkakasunod ng mga pangungusap na angkop sa paksa. So, ang panghuli nating dapat tandaan, mga bata, sa pagsulat ng salita ay, sa pagsulat ng talata, ay isulat ang wastong pagkakasunod ng mga pangungusap na angkop sa paksa. So, dapat talaga nating isaisip, mga bata, ang wastong pagkakasunod ng pangungusap na naayon sa paksa sapagkat dahil dito, magkakaroon ng makabuluhan at makulay na pagsulat ng mga talata sa paggawa ng mga talata. So, ang pang-apat, isulat ang wastong pagkakasunod ng mga pangungusap na angkop sa paksa. So, dapat ang ating mga pangungusap ay naayon sa paksa. Okay, naiintindihan nyo ba, mga bata, mga wastong bantas at sa paggamit, mga dapat tandaan sa pagsulat ng mga talata? Okay, nasisiyahan ako, mga bata, na inyong naisaisip ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng talata at sa mga paggawa ng mga tanong. Sa puntong ito, gusto kong tanungin si Dave. Dave, ano ba ang ating tinalakay sa kanina? Ano ang ating tinalakay kanina? Okay. Magaling, Dave. Ang tinalakay natin kanina ay tungkol sa pagbuo ng mga tanong at pagsulat ng mga talata. Kung tayo ay nagtatanong, sa tinutukoy natin ay tao. Ano ang ating gagamiting paniwalang salita? Okay, very good, Jairo. Ang ating gagamiting paniwalang salita kung nagtatanong tayo tungkol sa tao ay sino at kanino. Kung sa mga bagay, ideya, kaisipan, mga pangyayari. Yes, Shane? Ah, very good! Napakagaling, Shane. Ang ating gagamitin ng panimulang salita kung tayo ay nagtatanong na tumutukoy sa mga pangyayari, mga hayop, mga bagay, ay gumagamit tayo ng panimulang salita na ano. Sa petsa naman, ano ang ating gagamitin? Okay, yes. Dave? Okay, magaling. Ang ating gagamiting panimulang salita kung ang tumutukoy sa ating tanong ay mga petsa ay kailan. Sapagkat ang kailan ay sumisimbolo sa mga petsa, oras o panahon. Kung sa dami or bilang, ano naman ang ating gagamiting panimulang salita, mga bata? Okay, yes, Ramil. Very good. Napakahusay, Ramil. Ang ating gagamiting panimulang salita kung ang ating tanong ay tumutukoy sa bilang or dami ay ilan. For example, ilan ang mga sapatos mo? Okay, ganyan. So, sa panghuli, ano kaya ang ating gagamiting panimulang salita kung tayo ay nagtatanong sa mga dahilan? Yes, Loy-Loy? Okay. Very good. Napakahusay, Loy-Loy. Ang ating gagamiting panimulang salita kung tayo ay nagtatanong tungkol sa mga dahilan, for example, dahilan ng pangyayari, dahilan kung, for example, halimbawa, bakit ka lumiban? So, ang ating gagamiting salita ay bakit? Ano naman ang iyong natutunan sa pagsulat ng talata, Anthony? Okay, very good, Anthony. Sabi niya, ang natutunan niya sa pagsulat ng talata ay mga dapat tandaan sa pagsulat ng talata ay dapat daw nasa wastong intensyon. Okay, ano pa? Yes, Jemari? Okay, very good. Napakagaling, Jemari. Ang ating dapat tandaan, pangalawang dapat tandaan sa pagsulat ng talata ay dapat malaki ang titik sa unang salita at sa mga mahalagang pangalan ng pantangi. Pangalang pantangi tulad ng mga tao dahil dapat natin itong isulat sa mga malaking titik.
Yes, Trisha, ano pa ang ating gagamitin? Ano pa ang ating dapat tandaan sa pagsulat ng talata? Okay, ang sabi ni Trisha, dapat may wastong baybay at pagkakasulat ng mga bantas, mga wastong baybay at wastong pagkasulat ng mga bantas. Dahil dito, magkakaroon ng makabuluhan ang ating pagsulat ng talata kung ito ay naisulat sa wastong baybay at wastong mga bantas ng ginamit. So, meron pa ba tayong nakalimutan ng mga dapat tandaan sa pagsulat ng talata, mga bata? Okay, yes, Robert. Ano pa? Okay, dapat daw isulat ng wastong pagkakasunod ng mga pangungusap na naayon sa paksa. Very good, Robert. Bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Okay, napakahusay talaga, mga bata. Alam kong naiintindihan ninyo talaga ang leksyon natin sa umagang ito at nasisiyahan ako na marami kayong natutunan. Sa puntong ito, may inihanda ako sa inyong mga gawain at sana ay masagot ninyo itong mabuti at sana marami kayong matutunan sa ating gawain ngayong umaga. Handa na ba ang lahat, mga bata? Okay, napakagaling. Handa na silang gumawa sa gawain ngayong araw. So, ang unang gawain ay... Basahin natin ng sabay-sabay, mga bata. Ang una nating gawain sa umagang ito. Gawain 1, panuto. Basahin natin ng sabay-sabay. Pagbilang ng 1, 2, 3. Okay, go! Panuto, basahing mabuti ang kwento, bumuo ng 5 tanong mula sa kwento at isulat ito sa inyong kwaderno. So, may inihahanda ako ditong kwento, mga bata, at isulat, basahin ninyo itong mabuti at bumuo ng 5 tanong mula sa kwento at isulat ito sa inyong kwaderno. Ito na, mga bata, ang inyong pinto. Okay, napakagaling, mga bata. Naintindihan nyo ba ang panuto? Okay, napakahusay. Sa gawain, pangalawang gawain, basahin natin ng sabay-sabay ang panuto. Isulat sa inyong kwaderno ang mga pangungusap sa ibaba, ang inyong patalata, sundin ang forma na nakalagay sa ibaba. So, ito ang mga tanong, ay mga pangungusap, mga bata. Siya, si Mina, pangalawa, siya ay nasa 3 baitang, mahilig siya sa libro, lagi siyang nagbabasa kung wala siyang ibang gawain. At ang panglima ay, madalas siyang nagbabasa sa ilalim ng puno ng mangga sapagkat sariwa ang hangin doon. So ito ang ating sunding ito, mga bata, ito ang ating sundin na ang forma. Dapat may wastong indention dito. Ang unang salita ay dapat dito naka-ender. Dapat naman may todok sa panghuli. Okay, naintindihan nyo ba, mga bata? Okay, napakagaling. Alam kong naintindihan nyo ang gawain number 2. So, sa ating pagtataya, ay apanuto, basahin mabuti ang talata, gumawa ng 3 tanong tungkol dito at isulat sa inyong kwaderno. So dito, may nakasulat na talata, mga bata, at ibabahagi ko sa inyo ng isa-isa ito at dapat ninyong gumawa ng 3 tanong tungkol dito at isulat sa inyong kwaderno. Ito ng mga talata, mga bata. Naintindihan nyo ba, mga bata? Okay, very good. Napakagaling talaga ninyong lahat. Naintindihan nyo ang ating pagtataya sa umagang ito. Sa gawain number 3, ayusin ang mga pangungusap at itulat ito sa inyong sa anyong patalata. Gawin ito sa inyong kwaderno. So, meron ditong mga talata, mga pangungusap pala na nakasulat at
you will going to arrange. I-arrange ninyo ito na naayon sa patalata. So, ang una ay may bagong kapatid si Luis. Pangalawa, ang pangalan niya ay Lenny. Tatlo na sila ngayon. Sina Ate Sally, Luis, at bunsong si Lenny. Panglima, tiyak na lalo pang sasaya ang kanilang pamilya. So, naiintindihan nyo ba mga bata? Yes, very good. Napakagaling talaga ninyo mga bata. Bigyan natin ang lahat ng isang Aling Dunisia Club. Alam nyo ba mga bata ang Aling Dunisia Club? Okay, napakagaling at alam nyo ang Aling Dunisia Club. Ganito. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, very good, very good, very good, mga bata. Naintindihan nyo talaga ang ating leksyon sa umagang ito. Bago natin itapos ang ating leksyon sa umagang ito ay papabaunan ko muna kayo ng takdang aralin. So, ang takdang aralin ay isang tanong. Ang tanong ay gaano halagang matutuhan ang wastong paggamit ng mga bantas sa pagsulat ng mga talata. So, ito ang ating takdang aralin, mga bata. So, naiintindihan nyo ba ang lahat, mga bata? Meron pa ba kayong mga tanong, mga comment, suggestion, or mga concern sa ating talakayan ngayong umaga? Okay, napakagaling! Wala na kayo, kung wala nang tanong ang lahat, atin ang i-end ang ating talakayan sa umagang ito. Mariel, pangunahan mo ang panapos na panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat at matagumpay ang aming leksyon sa umagang ito at sana ang aming mga natutunan ay aming madadala kung saan man kami pupunta at sana bigyan mo kami ng lakas at mga knowledge, mga kaalaman upang kami ay makapagpatuloy sa aming pag-aaral. Ito ang aming dinadalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paalam at salamat mga bata. Magkita-kita ulit tayo bukas sa ating talakayan sa Filipino. Maraming salamat at nasisiyahan ako na marami kayong natutuhan at naiintindihan sa ating leksyon sa umagang ito. Paalam mga bata. Bye-bye! Maraming salamat!